Hi guys, update tayo ngayon. Ito na yung system na pinakita ko sa inyo nung last week. May mga isda na yan, nilagyan na namin yun ng mga isda. Wala naman nagiging problema yung system. Ayan yung filter box nga, ayan yung sump. Okay naman, wala naman akong nagiging problema. Pang samantagal lang yan, ganyan. Mechanical filter, tapos puro mga sponge filter. Dalawang 75 gallon, Molly tsa Agapi. Si Gab bumili ng Bibe. Ayan yung kanyang setup, yung BB setup. Gagawin niya daw ng video yan. Nalagay natin dito sa channel. So, paantay na lang. Dito, halos tapos na talaga yung setup natin. Mga isda na yan, yun pa rin dun sa first video, yung kay Papa John. Yung ating dinalaw si Papa John, binigyan niya tayo ng mga guppies pang testing, panimula. So, dumami naman sila. So, confident na ako na nadadamage dyan yung mga guppies. Hindi ko lang na-finalize pa kung okay lang yung sponge filter. Matagal ko talaga siyang tinetesting. Hindi ako nagmamadali palagi. Ayoko nagmamadali kasi mas madalas pag nagmamadali tayo guys, doon tayo nagkakamali. Tapos magsisisi tayo sa dulo. So ako, ginagawa ko, chinecheck ko munang maigi yung mga setup bago ako bumili ng mga mamahaling isda. Dito naman sa pond, nag-iisip ako kung magiging koi pond yan or goldfish pond. Siguro pag goldfish pond, bababaan natin yung tubig. Gano'ng kataas to, ganun din ka lubog siya dyan. So baka ang water level natin ipapantay natin dyan sa hig lang. So yun yung mga monster fish na magpupunta dun sa pond. Konting days na lang kasi may inaantay pa akong parts dun sa pond. Once na i-update ko na to, gagawa ako ng video detalyado kung paano ang setup nyan. Ito naman yung office aquarium natin. Mukhang stable naman yung arowana, yung mga silver dollar, tsaka yung stingray. Mag-isang linggo na rin nandyan. Okay pa naman yung filter natin. Okay pa lahat. Pakainin natin sila guys. Ito naman yung pond natin. Testing na yan. Wala nang leak. Yung ilaw, gumagana na. Ito, yung filter natin. Lalagyan na lang ng mga media. Tapos ang inaantay ko dito, yung pinaka-cover niya. Puro mga angle bar, tapos polycarbonate na lang siguro. Tapos tatakpan, lalagyan na lang ng pabigat sa ibabaw. Nagre-research pa ako. Next video nito, bibigyan ko kayo ng breakdown kung magkano ba nagastos talaga natin dyan. Medyo marami nagtatanong, magkano ang budget dito sa ating ginawang pandarium na almost na more than 1,000 gallons na may salamin. Kukumpitin natin hanggang doon sa bubong, hanggang doon sa labor, sa mga ginamit nating materyales dyan. So, yun. Pakiabangan na lang yun guys. Okay, dito naman tayo sa ating flight cage. Andyan sila. Update, ito wala nang laman kasi nag-dispose ako ng ibang ibon. Iba yun naman yung mga bagong paanak. Ayan yung mga paanak natin guys. Hindi ko pa nasusort pero malamang sa magtatabi ako ng mga panggamit dyan. Gagamitin ko for breeding. Hindi naman ako nakafocus sa pagbebenta ng ibon. Nakafocus sa pagbe-breed ng ibon, sa pagsali sa show. Yung show, bird show yon, ganyan. Ayan yung mga trophy na napanalunan natin sa siguro almost 10 years na pagsali natin sa bird show. Kung gusto niyo ng mas detalyadong video regarding sa bird show, comment lang kayo. Tsaka future, gagawin ko pa rin naman yun. So yun, dito naman guys, sa aviary natin, update lang. Nagsisimula na yung mga breeders. Ayun o, nagkubukuha na sila ng nesting material. Ang binigay kong nesting material sa kanila, yan, no? Malunggay branch yan. Ayun yung ganun pag nabalatan na nila. Tapos dinadala nila yan sa pugad nila. Actually, lahat yan nireset natin. Lahat yan yung iba bagong salang. Kung makikita nyo, may mga nakasara pa. Ayan, yung mga nakasara na yan, ibig sabihin naka-X, wala pa, naka-close pa yung butas nila sa likod.
kasi hindi pa ako sure kung pares na sila o hindi pa. Baka, usually kasi pag ganun, sa experience ko, kapag hindi pa sila pair talaga, huwag mo munang bubuksan yung nest box. Kasi minsan, nako-corner usually yung male. Pag na-corner yung male, kadalasan namamatay. Siguro next time, gagawa tayo ng video, update natin yung aviary series regarding breeding naman. Ido-document ko kung paano ako nagsa-start mag-pair ng ibon, kung kailan ko ako naglalagay ng nest box, tsaka paano yung cycle nila for breeding. Yun muna ang updates. Maraming coming video, gusto ko lang magbigay ng update. Pakita ko lang yung mga last videos na yung update ko sa mga last videos. So kung meron kayong video request, request lang kayo. Thank you guys for watching. Bye. Thank you guys for watching. See you in the next video.